Yes, good afternoon, Tony. Alam mo, ang tanging aberya lamang na naranasan dito nung ilang mga nagpunta dito sa PITX, yung mga pasahero, Tony, dahil kanina kausap natin yung mga tiga Paranaque PNP, meron silang pina-retrieve na unattended na bagahe, Tony, dahil ang kwento sa atin ng hepe ng Paranaque, si Colonel Rene Ocampo, ay nung sa simula nung kanilang pag-iikot dito, ay may nakita sila na bagahe na unattended. At matapos yung kanilang pag-iikot, mga 30 minutes after, ay nakita pa rin nila na walang nagbabantay noong bagahe na yon. Kaya minabuti nilang i-turn over na yan sa security office dito sa PITX, dahil mas maganda na doon na lamang ito i-claim kaysa makuha pa yan ng iba, Tony. No? Kaya pinapaalalahanan talaga ng PITX management ang lahat ng pupunta dito sa PITX na do not leave your things unattended. Samantala, Tony, yung latest update, ano, as of 11 a.m., pumalo na sa higit 49,000 yung mga pasahero na dumagsa dito sa terminal. Nadagdagan yan ng 9,000 doon sa update natin na kanina. Mahaba na rin, Tony, yung pila sa mga ticketing booths, at dahil mga last minute na mga pasahero yung mga dumagsa doon, o yung mga ngayon lamang na magpapabook ng ticket. Fully booked na nga, Tony, yung mga aircon buses na Pabicol at Visayas hanggang sa December 29 yan, ha. Sa mga ordinary buses, may mga available seats pa naman, pero kagaya nga nung nabanggit mo, no, humahaba na rin yung pila dyan dahil hindi agad makasakay yung mga pasahero, dahil nga hindi agad nakakabalik dito sa terminal yung mga bus dahil sa traffic. Ang kwento nga sa atin ng dispatcher na isa sa mga bus company, yung binanggit mo rin, Tony, na inaabot ng 5 to 6 hours yung delay o yung pagbalik dito. So yung travel time, expect nyo na madadagdagan ng ganyang oras. Yung mga galing Bicol pabalik dito sa terminal, matindi umano, Tony, yung nararanasang traffic dyan sa bandang Quezon Province. Dagdag pa nga dyan, Tony, na pagdating dito, kapag galing sa Bicol at pagdating dito, kailangan pa yung e-maintenance check, iti-check yung mga bus, iti-check yung preno, langis at kung ano pa, na kadalasan, inaabot yan ng 30 to 40 minutes. Alam mo, Tony, yung ilan sa nakausap natin dito kanina, doon sa mga last-minute passenger, gusto naman talaga nila na sana maaga silang umuwi. Sino ba naman yung may ayaw na hindi, no? Kaya lang, hindi nila magawa yon dahil bukod sa sayang nga yung pasok ngayong araw, yung iba ay kagabi lang o ngayong araw na ibigay ng employer yung kanilang sweldo. Bakit po? Bakit nyo hindi nagawa na ngayon lang uwi ng mas maaga at ngayon lang? Ngayon lang dumating yung pera, yung sahod namin. Ngayon lang, oo. Kaya hindi pa uwi? Kaya nga, sir. Kaya hinintay ko nga sa hanggang 22 sana. Hindi naman. 23 binigay yung mga bonus namin. Almost fully booked na tayo, no? Since Monday, almost 70% na yan. Pero ngayon, halos fully booked na siya lahat. Ano? Kaya ang ginagawa natin ngayon, humihingi na tayo ng mga additional units sa ating mga partner operators, and then consequently hinihinga naman natin yan ng mga special permits with the LTFRB. Maganda naman yung coordination natin, no, along among this stakeholders natin, kaya naman nabibigyan na rin naman natin ng atensyon. Tony, nabanggit kahapon ng PITX management na mas marami ang bilang ngayon kumpara noong pre-pandemic. Kahapon, higit 150,000 yung naitala na dumagsa dito sa terminal kumpara sa less than 100,000 bago magpandemya. Ang posibleng dahilan nito, Tony, ay mas maluwag na COVID-19 protocols. In fact, hindi na nga requirement dito yung vaccination card pagpasok mo ng terminal, pero mainam pa rin na dala-dala ito in case na hanapin, lalong-lalo na doon sa destinasyon na pupuntahan mo. Tony. Maraming salamat, Jeff Cabarrás.